Okay, so this recording is for the lecture on literature review. So let me share my screen. Okay. So literature review. So this one is literally, no? Simply a literature review, which is very essential as far as doing an academic research is concerned, no? So talagang literal itong literature review. So dito, ang re-reviewin natin dito ay dalawang klase. Okay? Una, yung mga related literatures. Pangalawa, yung mga related studies. Ngayon, dito sabi niya, we need to be very particular kung ano yung kukunin mong mga recent study or recent thesis or mga academic writings at saka syempre yung literature. So pwede kasi yung sa libro, mga ganon, mga article, pero syempre I have to be very particular. Kaya nga merong review. Okay? Kaya may review. Kasi hindi natin pwedeng kunin basta-basta yung mga topics, no? Sabihin na natin na medyo may kinalaman doon sa topic mo, mga ganon. So kailangan talagang only those literatures that is directly connected, related to your research topic. Okay? At saka siyempre hindi rin pwedeng basta-basta, kaya nga dapat scholarly. On. So, ibig sabihin yung talaga ng mga maayos. Okay? Hindi pwedeng pucho-pucho lang. Okay. Now, ito yung mga aspects and purpose ng isang literature review. Una, kasi gusto natin magkaroon ng understanding sa ating research or sa research landscape. So, ano ibig mong sabihin nun? Ang ibig sabihin nito kasi, itong literature review will provide us a comprehensive overview. Okay? Comprehensive overview of what has already been published. Baka nga kasi nagawa na to, ilan na ba yung gumawa nito, 'di ba? Para alam mo din. Okay? Kasi siyempre lumalawak din yung sources na pwede mong tingnan. Okay? So, dahil dito, it will help you as a researcher to understand what is the current state of knowledge on that specific field. In this way, mas magiging madali rin para sa iyo na ma-identify yung gap na tinatawag. Yung gap o yung area na kailangan ng research. Okay? Kasi sa simula, hindi mo pa siya masyadong naiintindihan. Kasi nga, medyo limited pa yung knowledge mo. Pero, upon reviewing this literature, malalaman mo kasi na marami na palang study na ganun, na related sa ganito, pero iba-iba yung area. Yan. So with this, mas ma-open yung mind mo na, okay, so ito pala yung hinahanap kong gap. So, okay pala na ituloy ito kasi gusto nating subukan itong variable na to. Ganun siya. So, pangalawa, contextualizing your research. By reviewing those existing literatures and studies, researcher can place their own work within the broader context of existing research. So ito, matutulungan ka nito na ma-establish naman yung significance and relevance ng iyong study. Dito, mas maiintindihan mo kung gaano ka-importante, gaano kahalaga itong iyong ginagawang study. Okay? Bisan kasi, kung hindi natin alam kung gaano ka-importante yung study natin, medyo naliligaw tayo. Yung iba nga, tinatamad pa. Yun. So dito naman hindi. Because of this literature review, mas ma-motivate ka kasi mas maiintindihan mo
yung significance ng ginagawa mo, yung significance ng iyong study na gagawin. Na kapag ka pala ginawa ko to, ang magbe-benefit dito ay itong mga ito. Nang dahil dito sa study na to, may magagawa tayong ganito. So parang ganon. Pangatlo, identifying key concepts and theories. So anong ibig kong sabihin? The literature review can help you or can help a researcher to identify key concepts. Ayun, siyempre, sir, saan namin gagamitin yan? Ha? Oh, remember, meron tayong theoretical framework at saka conceptual framework. Diba? So, with your review of literature, mas marami kang ma-identify na mga concepts and theories and even models na relevant or related to your research. So mas magiging madali na ngayon para sa iyo na mag-provide ng iyong magiging theoretical framework and then eventually no yung iyong conceptual framework which will leads you to your research designs and methodology. Kaya nga kung titignan mo no ang theoretical framework at saka conceptual framework eh nasa chapter 1 samantalang si literature review ay nasa chapter 2 no, kaya nga ibig sabihin lang yan ahead of time dapat ay kinagawa mo na kagad tong literature review bago ka pa mag-proceed sa iyong chapter 1 oh sa introduction and background. So mas mainam ito muna. Okay? Para pagdating dun sa part nga na yun, eh naiintindihan mo na yung study mo. Kumbaga, medyo malalim na yung paghuhugutan mo nung knowledge. Pang-apat, identifying methodologies. So katulad ng nasabi ko kanina, with this, with your review of literature, no? Mas maiintindihan mo ngayon kung ano yung pinaka-appropriate na methodologies and research approaches na tutugma doon sa study mo. Diba? Kasi medyo marami. Diba? Halimbawa, bakit descriptive ang gagamitin natin? Diba? Bakit quantitative? Bakit qualitative? O teka, bakit magiging exploratory tayo? Yun. So yun sinasabi natin. Kung minsan maisip natin, ay, mas bagay dito, ano? Mix no mix ng qualitative saka quantitative yon. So yun yung sinasabi natin. So with your extensive ano review ng literature mas maiintindihan mo kung ano yung appropriate methodologies and approaches na tutugma doon sa iyong study. Okay, number 5, syempre we are evaluating existing evidence. So your review involves critically evaluating the quality of the studies and evidence presented in review of literature. Kasi sa research no, sa research kasi hindi lang naman primary data ang pinagkukuhanan natin. Tayo nag-analyze din tayo ng mga documents o yung tinatawag nilang document analysis. Yung mga articles, mga ganon, mga recent studies, di ba? Yung mga result of statistics, lahat yan, kasama yan sa nire-review. So that's why, mas nakikita natin those existing evidence na related doon sa iyong study. Okay? Dahil din dito, we can also assess the validity and reliability of your studies. Researchable pa ba? Yan. Tinatanong nila yan lagi. Teka, yan ba ang topic mo? Researchable pa ba? Baka naman hindi na. Yung mga ganon. Kasi sobrang dami na nagkuma ng study dyan. Ano pa ba yung area na hindi nila nahahagip? Di ba? Parang lahat nahagip na nila paulit-ulit na lang. So, yun, so on. Pang-anim, highlighting the trends and debates. So sa review, magkakaroon din tayo ng idea kung ano ang
trends? Ano yung mga patterns? Ano yung mga pinag-uusapan nila in a debate? Diba? So, mas magkakaroon naman tayo ng idea dito sa paggawa ng ating research question or yung SOP natin. Yan. So, dahil nga dito, nagkaroon ka ng mas maraming idea, di ba? Mas lumawak ngayon yung knowledge mo doon sa subject mo. So, mas magiging madali na sa'yo ang mag-formulate ng SOP. Di ba? Kasi mas madaling gumawa ng tanong kung naiintindihan mo na gusto yung study mo. Kaya parang ano, no? Parang, teka, parang yun yata ang outline. Dapat talaga unahin tong review of related literature. No? Kasi ang dami pala natin makukuha in reviewing literatures. Yan. Number 7 is avoid duplication. So by reviewing existing literatures, researcher can avoid duplicating previous studies. Yeah? They can identify gaps in knowledge and research questions that have not yet been adequately addressed. Pero kung ito ay na-address na, mula ulo hanggang paa, na yun, ano pa bago dun sa gagawin mo? Diba? Kung wala, forget it. Kasi wala nang bago. Ulitin mo lang ulit. E di parang nangopya ka lang. Okay? Pang number 8, supporting arguments and claims. When writing a research paper or a thesis, no? A literature review provides evidence and support for the arguments and claims made in the study. Sir, particularly saan yan? Particularly guys, pag nandun na tayo sa interpretation of data. Dito tayo kumukuha ng backup kay review of literature. Dito tayo kumukuha ng backup. Kasi bakit? Kasi ang daming ang ano, ang daming pwedeng mag-interpretasyon. Pero, meron bang nagsabi na ganyan din yung naging resulta sa kanya? Oh, titingnan natin yun. Ah, according sa study ni ganito, ganyan, 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 pareho nung naging interpretasyon mo. On. Next is citing sources and giving credits. Ito ang hindi natin pwedeng makalimutan. Proper citing and referencing of the sources, no? In your literature review. A due credit should be given to the original author. And finally, building a strong foundation. A well-conducted literature review serves as a foundation for the research project. Why? Kasi mas maiintindihan mo ng buong buo yung study mo. Magiging madali din para sa'yo na malaman o mabuo kung ano ang iyong magiging research design o ang iyong magiging methodology, yung manner on how you're going to collect data, and so on and so forth. Okay? Ito na ang mga sources ng literature. So, lagay ko naman lahat, nakita mo na. At lahat yan, pwede mong kunan. O, diba? Ang dami. Sir, parang ang pinakagusto ko dyan, yung online database, ah. Eh guys, halos lahat naman yan. Makikita mo na rin ngayon online. Yan, maganda ron. Diba? Even yung mga academic journals, no? Ah, may online sources na rin tayo yan. Bukod pa syempre yung ano, yung physical. Okay? Kung natatandaan yun, nung elementary kayo, kami kasi meron na rin ito, nung elementary kami, meron kami noon yung mga current events. Current events and digest something yata yun, mga ganun. So, kasama yan. Sa marketing, sa HR, sa financial management, meron niyang mga academic journals. At lahat yan ay available din online. So, yung mga past theses and dissertation, books, of course, government reports, katulad ng mga statistics nga, ganun, and so on and so forth. So, lahat yan ay pwede mong pagkuhanan. Kaya lang, piece of advice, hindi lahat yun kinukuha.
Yung iba, ang ginagawa, literal na copy-paste. No? Huwag naman. Huwag. Ngayon, ganito gawin mo kung gusto mo. I-copy-paste mo muna. Okay? Tapos, saka mo basahin. Ayan. Saka mo basahin at intindihin. At yun ang ilalagay mo. Yun. Huwag na huwag mo rin kakalimutan na kunin ang pangalan ng source, ng author. At kung kailan niya ginawa yung study. Kung ito ay thesis or dissertation. Kung article naman, kung kailan pinublish yung article. Kung sa mga journal, kasama, tinatandaan din, pati yung page number, kung saan siya kinuha. So yan naman yung mga nasa mga data na kailangan mong kunin sa iyong mga sources. No? Kasi medyo marami. Yan. So ito na nga yung guidelines. Di ba? Ito na yung guidelines. Una, you have to define your purpose. Matik yun. Kailangan. Ano ba dahilan ba tayo nagre-research? Kaya ang sabi niya, clarify the purpose of your literature review. Di ba? Ano ba? Are you summarizing existing research? Are you identifying gaps? Are you evaluating theories? So ano ka ba? Ano ba gusto mo? Kaya sinasabi niya, you have to define your purpose and your scope. Take note ha, kasama yung scope. Kasi may mga researches na sobrang haba. Baka hindi ka matapos. Diba? So talagang nililimit lang natin yan. So define the scope of your review by specifying some key research questions and objectives. In that way, malilimitahan natin yung search natin. Kasi, hanggang dito lang tayo, hindi tayo lalayo sa topic na to. Yun. Pangalawa, siyempre, you conduct a comprehensive search. So, yung mga academic database, catalogs, mga sa library, pwede yan. Ngayon, kung tayo naman ay mag-online, we can also use keywords. Yan. So, lahat kasi ngayon, via online, may keywords. So, pagka na-hit mo yung tamang keywords, mag-a-appear na lahat ng kailangan. Okay? And keep track of your search strategy and sources you find. Always make sure yung proper citation. Kung nakuha to sa libro, anong pangalan ng libro, sino yung author ng libro, kailan to pinublish, etc. Sama yan. Always get the details ng pinagkuhanan. Okay? Evaluate and select sources. Yan. So palagay ko nalinaw ko nito kanina, no? Medyo dagdagan na lang natin. Now, hindi tayo pwedeng kukuha basta-basta ng ating source, no? Kailangan maging choosy ka. Kailangan scholarly. So pag sinabing scholarly, ginawa ito ng mga expert. Yan. So dapat ganun. Dati, no, si Wikipedia, hindi tinatanggap yan. Ngayon, medyo natatanggap na siya. Next is, yan, optimize your source. Create an organized system for managing your sources, such as using citation management software or spreadsheets. Now, bakit? Kasi nga, pag nilagay mo lahat, aba, ang haba naman ng iyong study. Tapos, sabaw. Bakit? Aba, eh, kahit hindi naman dapat sabihin, nilagay mo doon. Eh, ano pa magiging consequence doon? Na mas maraming tanong yun. Bakit ganito? Bakit ganyan? Teka, bakit nandito to? Hindi naman to kasama. O, mga ganon. Kaya that's why, kailangan i-optimize mo yung search mo. I-optimize mo yung source mo. Dahil hindi po pwede na ganun-ganun lang. Okay? And, yan. Summarize, no? And synthesize. So, write a concise summary of each sources, highlighting key findings, methodologies, and contributions. And then, synthesize. Synthesize the information from multiple sources to identify the trends
Yan. So, next is yung, yan, organize your literature. Now, normally yung ginagawa natin, foreign literature, di ba? Foreign literature, local literature, foreign foreign sources or foreign ganun, studies, okay? Foreign studies, local studies. So, salitan. Okay? Yun ang magiging ano natin, arrangement. Then, write clearly and coherently. Tulad yan ang sinabi ko sa iyo, hindi mo ito ika-copy-paste lang na literal. Kailangan mo siyang basahin kasi may mga bagay na kailangan kang ayusin. Okay? So, kaya kailangan organize ang ating literature. Okay? Kaya sabi niya, begin with an introduction that provides context for your review and states your research questions or objective. Introduce and explain the structure and so on. Okay? So, ganyan ang ginagawa natin, guys. And meron pa yan, ayun, analyze and critically evaluate. Kasi nga hindi na natin ito kinukopya ng buong buo. Ina-analyze natin. Okay? Kasi pag nilagay mo yan lahat, napakahaba niyan. Eh, ang may kinalaman lang naman sa'yo, eh, kakapraso lang. So, yung kapraso lang ang kailangan mong bone. Ganun siya. Okay? And, cite sources properly. Okay. Kanina ko pa inuulit yan. Paulit-ulit ko nang binabanggit yan. Cite your sources properly. Okay? And, yan. Revise and proofread. Siyempre, ang proofreading naman kapag okay na. So, kapag hindi pa okay, so, wala pa namang proofreading ng mga yari. Sayang naman kasi kung ipoproofread na siya kahit na kulang, di ba? Sayang. Yan. So, revise and proofread. The next one here is, yeah, keep dating. Siyempre. And seek feedback. Okay? Importante to kasi tinitingnan natin yung kanilang feelings. Nagbabago ba? Consistent ba? Etc. Magalang. Next is, ayan, parameters. Okay? Ano ba yung mga parameters o panukat para sa paghahanap ng ating mga literature? Una, dapat you have to clearly define your research questions or objectives. May SOP ka naman na eh. Di ba? So, itong mga nasa SOP na to, ito yung hahanapin ko. Yun. Kasi huwag kang lumayo doon. Bakit? Kasi yung SOP mo, it's intended to answer the research gap. So, ang gagawin na lang, tutulungan mo siya. Diba? So, kaya clearly define your research questions or objectives. So, it's up to you kung paano mo gagawin yun. Kung uubra ba yung kakausapin o what, etc. Kung kailangan, etc. Ganun. So, basta ang importante, maliwanag. Maliwanag sa iyo kung ano ang iyong objectives. Maliwanag sa iyo kung ano ang iyong pinaka research questions. Huh? Ayan. So, pangalawa, identify yung mga key concepts and keywords. Keywords is very essential. I guess, alam nyo na yung ibig ko sabihin kasi madalas mga kayo mag-Google. So, yun na yun. Yun na rin yun. Yan. Decide on inclusion and exclusion. Normally, ang sinasama lang natin sa study natin, 5 taon. From the present, 5 taon backward. Okay? O sabihin mo na, sige, maganda ang kita. Konti lang naman pala magiging difference, blah, blah, blah. Okay, gawin natin lahat yan. Pang, yun. So, ito na yung inclusion. Op, hindi ka kasali. Op, ikaw, teka, kasali ka dyan. Yun. So, yan yung inclusion tsaka exclusion. Okay? So, yun ang pinaka-purpose naman.
Then, choose relevant database and search engine. Yan. Meron tayong iba't ibang search engine naman. Diyan si Google, diyan si Facebook, etc. etc. Next is yung choose relevant database search engine. Okay na tayo dyan. Ayan. Create a search strategy. So, paano ka ba mag-search na yung related lit? Ha? Kung naka-computer ka naman, mas madali kasi ika-copy-paste mo lang siya. Tapos lalagay mo lang yung detalye tungkol dun sa author, di ba? Yung year, no? At ano ang nangyari, yung result. Yan. So yan ang ano yan ang pinag-uusapan natin dito. Okay? Use filter and advanced search option as needed. Okay, as needed. And, ayan, review or conduct a preliminary search. And, review search results. Okay? The next one here is just the documentation. Yeah, important kasi documentation. And, of course, you have to refine your search. Parang sa ganun, ma-pinpoint mo ng sakto. Parang sa ganun, when you search Google, may bibigay ka agad sa iyo kung ano yung hinahanap. Ganun siya. Okay? Ayan. So, synthesis is the last. It's a synthesis refers to the processing or the process of combining and integrating information. So, medyo kailangan mabasa mo siya ng buo kasi malalaman mo which supports one another. Yun. So, for example, on our dito, on our study, eh, medyo madami tayong mga review, ano, marami tayong mga sources. Okay? So, hindi mo lang siya pwedeng i-present lahat. So, kukunin mo lang yung minimum essential. Yun. Kaya, meron tayong synthesis. Para alam natin ang dapat gawin, ano, what to expect. Lalagay mo din dyan kung makakasundo ka ba. Halimbawa lang, ha, may susunduin ka. Lagay mo dyan, masusundo ko siya pang. Para pagdating na oras na yun, matik, swimming na sila, ikaw, yun na. Ganun ang gagawin natin. Okay? And, yan. So, resolving contradictions and discrepancies, connecting themes and ideas. Okay? So, yan yung key aspects. Filling the gaps and developing a theoretical framework. Okay? And supporting or challenging existing theories, providing holistic view. Generating new hypotheses para maging subject ulit ng panibagong study, and so on. And that will be all. Thank you very much for listening and hope itong recording na ito ay makatulong sa inyo. Okay? If you find this good, please, yan, subscribe and hit the notification button para updated ka sa mga videos na i-upload po. Again, thank you very much. Bye-bye.